Sa lechon, Miss Liza, nawala ka kanina. Kumain ka ba na lechon? Mayan, good morning. Oo, naku, wow. Ako yung nag-ipot saglit kanina. Pasensya na po, medyo bumagsak ang signal dito sa area ko sa La Loma, Quezon City. Pero kabayan, ito po, no, kahit 43 days pa bago ang Pasko, iramdam na ang paglakas ng negosyo ng mga nagtitinda ng lechon dito sa La Loma, wow. Quezon City. Pero di ba kabayan, nababalitaan na natin tumataas na yung preso ng mga sariwang baboy kasi nga tawid dagat po ito. Eh, yung mga kinukuha na supplier eh, galing pa po sa Visayas at Mindanao, nararamdaman na rin po ng mga negosyante dito sa La Loma itong epekto nito sa kanilang negosyo. At sa katunayan, simula daw po nung huling linggo ng Oktubre, kabayan, eh, bahagya ng tumaas ang presyo ng lechon dito sa lugar. Ayon kay Nanay Luring Atencio, lahat ng kanilang baboy po kasi ay kinukuha pa nila sa Mindanao at dahil nga tawid dagat ay medyo mataas ang presyo ng kanilang supplier. Sa gayon po, naglalaro sa 6,000 hanggang 10,000 pesos ang binibenta nilang lechon, depende sa laki at inaasahan pa kabayan na tataas pa ito sa mga darating na linggo. Tataas talaga, nak. Tataas talaga. Pamahal na ang baboy. Mga magkano po itataas, ma? Eh, malaki, anak. Kaya lang di rin natin matatansya kung magkano idadagdag nila. Nasa biyahero yun, wala sa atin dito. Medyo umahatak na, anak, paunti-unti. Mga ano po, kailan po nag-upisa lumakas ang negosyo, ma'am? Itong mga 1 week na, may get. Ang ano ngayon, anak, sa ngayon, 6,000, ang pinakamalaki, 10,000. Kabayan, sa ngayon, marami na tayong mga nakausap na bumibili ng mga lechon dito. Ayon sa kanila, kahit po may kamahalan, eh, talagang nakaugalian na nilang bumili, lalo na kapag may mahalaga okasyon sa kanilang pamilya. Pero kung kayo ay nagtitipid, meron naman po binibenta dito yung kada kilo naman po, hindi na yung buong baboy, katulad sa likuran ko, nasa 1,000 pesos po yung ganun. Sa ngayon po, inaasahan nila na sana po sa mga darating panalinggo, eh, lalo pa lumakas ang negosyo dito sa lugar. Balik sa iyo, kabayan. Ang itataas niyan ay dahilan sa mataas din ang presyo ng baboy, Miss Liza, di ba? Yes, yes, tama ka ba yan? Sabi nila kulang daw ang supply dito sa Luzon. Maski sila, yun po sinasabi, pareho sa mga nakakausap ko sa palengke. Palengke, so, ayun. Kaya so, Bisaya, yung mga baboy na binibenta dyan, Bisaya yan. Yes, at Mindanao, kabayan. So, tawid dagat po talaga lahat ng baboy nila dito sa lugar, kabayan. Tawid dagat, kaya mahal. Okay. Basta hinahila na sa pagkain po ng lechon, ha. Thank you very much. Si Miss Liza Aquino mula dun sa lechonan sa La Loma, Quezon City.